Hi mga ka-friendships! Mayang adlaw sa tanan! Joy! Okay, sa video ito, nais kong pag-usapan natin ngayon mga ka-friendships ang mga mahalagang tips at mga nakakatulong na mga advices mga ka-friendships sa on-the-spot demonstration teaching. Diba? Maganda ang topic natin ngayon mga ka-friendships. So, bago natin yan, simulan, ibigay at aralin yung mga tips and advices sa demo, on-the-spot demo teaching, tingnan mo natin yung dalawang salita maka-friendships. Una ay announce. Pangalawang salita maka-friendships ay unannounce. Alam naman natin ngayon maka-friendships, diba? Nasa transition tayo ngayon ng new guidelines sa DepEd hiring teacher, hiring for teacher 1. That is, DepEd Order Number 7, Search 2023, diba? From the old criteria, DO Number 7, Search 2015. So, lahat or halos karamihan, hindi ko lahatin kasi meron namang division sa Pinas na hindi nagkakandak ng orientation. Is alam ko ang division na hindi nagkakandak. Merong, alam ko din sa karamihan, maraming mga divisions na nagkakandak ng orientation bago ang schedule ng demo teaching ng mga applicants. Okay, ngayon sa... Maswerte nga tayo ngayon mga friends, diba? Kasi nasa transition tayo ngayon. Yes, tama po. Maswerte po ang batch ngayon, 2023-2024, kasi nasa transition tayo at lahat ng divisions ay kailangan mag-conduct ng orientation para sa mga applicants na ipaliwanag ang new guidelines, pointing system for hiring teacher 1. Okay, sa orientation na yan mga friendships, may mga divisions ina-announce kung anong mangyayari during demo teaching. Okay, ngayon sabihin nila dyan sa mga LM teachers, kinder, at mga secondary kasama ang senior high kung ano ang dapat gawin. Una, madalas sinasabi sa mga divisions kung sakaling i-announce nila ang mangyayari ay for LM, pumili ng isang topic, na isang subject, isang grade level, at gawan ito ng semi-detailed lesson plan, yung 5ES or 5Es, yun po yung template or format na ginawan ko ng tutorial kung paano gumawa ng lesson plan for demonstration teaching para makuha si 35 points, okay? Panoorin nyo yon, super laking tulong yun sa ating lahat. Yun po yung tutorial. Yung aralin po natin yung flow nun. Kasi po, yun po yung recommended at saka binigay, in-advise, sinuggest ng mga taga-divisions na dapat sundin sa mga applicants. Yung iba kasi walang kalam-alam kung anong dapat gawin, anong klaseng LP. Yun po yung madalas. Pwede ko nila lahat ng mga divisions ha. Tapos, yung kinder naman, pumili din ka ng topic kasi general naman, pareho lang kasi yan ng LM. Pero kaya lang, under sa nag-ECCD program. Kaya, pero lahat din sa self-contained kasi sila eh. So, pwede sila pumili ng subject. Sa LM naman, general education tayo. So, ibig sabihin, alam natin kung ano ang gawin kasi lahat ng subjects may aralan. Sa secondary at saka sa, ano, sa senior high, yung senior high, of course, sa STRAN, mag-focus kayo. And then, sa senior high, yung major, hindi lang pwede yung math major mo pag gawin ka ng English LP, di ba? So, ngayon, mga ka-friendships, kapag ganun, sinabi ng division during your orientation kung anong gagawin, yun ang tawag dyan ay announce. Hindi po yan on the spot na. Kasi alam mo na kung anong mangyayari sa schedule ng demo mo. Kasi doon naman, may iba pinaprepare na yung LP. Para pagdating doon, demo na lang. Pero yung iba, sinasabi sa orientation kung anong gagawin. Bukas, bago po mag-demo, bibigyan kayo ng 30 minutes to 1 hour to prepare your LP at saka yung learning materials mo. Tapos sabihin na kung anong subject mo, anong topic, anong grade level. Pag sinabi na lahat kung ano mangyari kinabukasan, announce ang tawag dyan. Hindi ka matatakot, hindi ka kakabahan kasi ano muna, alam mo na mangyayari. Okay. Ngayon, kapag during your orientation,
hindi sinasabi ng divisions kung anong dapat mangyayari sa schedule ng demo teaching mo, hindi sinabi anong klaseng lesson plan i-prepare, semi ba o detailed, anong subject, anong topic, anong grade levels, especially sa mga kinder and LM, at secondary naman at saka sa senior high major. Okay, kapag hindi sinabi lahat, hindi kayo binigyan ng ka-idea para sa schedule ng demo, ang tawag dyan po ay on the spot. Ibig sabihin, everything ay sasabihin doon mismo sa araw na yan. Kung sa LM, example, i-group yung mga applicants ng LM. Okay, group 1, mag-math kayo, mag-demo kayo ng math. Group 2, mag-demo kayo ng English. Group 3, mag-demo kayo ng science. Group 4, mag-demo kayo ng Filipino. Kinder or LM yon. Pero advantage kasi dito ang mga secondary, junior high at saka senior high. Pag junior high, of course, major, automatic, yun ang doon ka mag-focus ka lang doon. Kung anong possible topic sa major mo, kung math ka, integers ba, or square root ba, ano pa man dyan, yun, about math, di ba? Kung English din, about English. Kung sa mga senior high naman, sa transil mag-focus. Pero pag LM, tayo ang nangangamba masyado kasi ang daming subjects at expected din ng division na alam natin lahat kapag LM. Kasi major in general education tayo. At hindi natin pwede sabihin, hindi ko gusto ang math, hindi ko pwede, no. Wala kang, hindi mo pwede sabihin yan kasi natapos mo, okay? So kapag ganon, kapag ginugroup kayo, yun ang mas nakakatakot. Yun ang mapanganib ang buhay natin kung paano maitawid. Kaya ngayon, ganito yan. Kapag gano'ng mangyayari, ang gagawin mo is, di ba sabi ko, mag-aral kayo ng dalawang LP, semi at saka detailed. Pero madalas talaga is semi. Wala pa akong narinig na applicants pinapagawa ng detailed, okay? Ang mga detailed lang po sa iba, karamihang mga schools, during final demonstration sa practice teaching, detailed yun pinapagawa. Pero pag application naman sa teacher 1, ang sa akin, alam ko lang hindi man lahat, semi madalas pinapagawa. And then, madali lang naman yun, huwag yung problemahin. I-memorize nyo lang yung steps, yung parts ng semi-detailed. Kasi kapag sakaling ipapagawa sa inyo ay detailed, ilagyan mo lang sa gilid, sa right side column doon ng mga students' activity. And detailed na yan. Huwag kayong matakot. I-memorize yung detailed. I mean, semi-detailed. Tapos, madali lang siya gawin ng detailed. Kung sakaling detailed ang gagawin. Ngayon, kapag pag wala talagang kalap-alam kayo, ang una niyong gagawin, tips ha, number one. Tip number one, kapag on the spot lahat, mag-aral sa flow or parts ng LP or lesson plan. Yung ginawan ko ng content, paano gumawa ng lesson plan, i-memorize yung parts na yon. Yun ang five, mayroong 5 E's yon, yun yung updated, yun yung hinihingi ng DepEd, yun yung mas gusto nilang makita ng mga COT observers na LP natin. Sumunod kayo sa akin, pinagdaanan ko na yan. Okay, ganun ha, mag-aral kayo nun. And then, tigilan ninyo mangulekta ng lesson plan. Natatawa ko dito ha, ang dami nang hingi sa akin ng mga lesson plan. Isang tao, nahingi siya ng grades 1 to 6 science, grades 1 to 6 English, AP, Filipino, lahat. Sabi ko, bakit nangolekta? Nangolection ba kayo ng lesson plan? Huwag ganun. Mas lalo kayo nalilito, mas lalo kayo pinahirapan yung sarili ninyo. Aralin nyo lang ang buong parts ng updated or latest LP na ginawan ko ng content at saka yung sinend ko din. Nag-attach ako ng for Filipino. Ito pa, may mga nagko-comment sa videos natin na so yung gawan mo naman ng content ang Filipino version ng bagong LP. Meron na po akong template for Filipino or AP. Nakatagalog version na yon. Kasi yung unang ginawa ko ay English. So, tama nga naman. Pero same din, tinagalog ko lang yung mga terms. So, meron akong nabigyan kasi nga, I'm accepting for LPs for final checking. Kaya pag nakita ko na hindi nakasunod doon sa binigay kong template or format,
binabalik ko, tapos sinend ko din yung template or tamang format para baguhin nila. Pag okay na naayos na, saka ako nagko-comment, nag-check sa mismong content kapag okay yung format. Format kasi muna ako. After format, mag-okay na sa content ako, lahat. From the top hanggang sa pinaka-last na part ng LP, okay? So, ngayon, ganito ha. Ganang gagawin ninyo sa LP ninyo. Mag-aaral lang kayo ng isang subject. Ako naman kasi mga ka-Francis, hindi sa nagmamayabang. Kapag ako gen ed ako eh, general education, BA ed. Ako, pag science, nag-aaral lang ako ng isang lesson. Like, digestive system. Sa digestive system, mga friendships, pwede ko na yung gawa ng objectives batay sa kaalaman ko lang. Kasi alam naman natin ang parts of types of digestive system, di ba? Yung mechanical digestion, chemical digestion. Kapag English naman, okay, mag-verb ako. Bakit pinahabang ko sarili ko? Madali ang verb. Okay? So, kung mag-verb ako, babaan ko ang lesson ko, doon ako sa grade 3 na level. Kasi may mga division din na pagdating doon sa on the spot, malaya kayong gumawa, like mga gen ed. Okay, sabi nila, okay, sa mga elementary naman, pumili kayo ng anong grade level gusto nyo, anong subject, anong topic ang gusto nyo i-demo, first ba, second, third, quarter, fourth. Kayo na ang bahala. May ganong division. Like ako, yung pina-applyan ko last, kami ang pinapapili ng topic. Ha? Pinapapili kami ng topic. Hindi kami group kasi may division ginugroup eh. Ang mga elementary, magkaiba-ibang subjects. Para daw, lahat ng subjects ay may magdidemo. Sa amin naman, pinapapili kami eh. Anong gusto naming subject? Sa akin naman is math. Kasi may units kasi ako, tutulong lang mga friendships, nag-shift kasi ako ng BEd. Unang course ko talaga tapos is BSed, major in math. Pag third year kasi, marami kasing gwapo ang BEd, kaya lumipat ako sa BEd, yung kwento nun. Tapos, yun ano, pag nasa BEd na ako, marami kasi akong subjects ng math. Pareho lang, no? hindi ako bumalik kasi nga, ang BSed, may kasama sa kanila ay gen-ed. May gen-ed din kasi ang mga BSed. Kaya hindi ako nahirapan pagdating ko, pag bumalik, pumunta ako ng BEd, okay? Kaya marami akong math subjects, kaya I love math. Ang ginawa ko nung kami, yung batch namin, integers, math, grade 6, okay? So, yeah, wala. Gumawa ako ng objective, tuloy-tuloy. Sinunod ko lang yung bagong format from DepEd and guess na perfect ko yun. Oh my god, o diba, na perfect ko yun. So yun, and then dapat din ha mga friends, meron kayong plan A, plan B sa learning materials ninyo. Ano po yung learning materials for your demo? Kasi una yung dyan gagawin ay maggagawa ng LP. After gagawa ng LP, bibigyan lang kasi ng minutes dyan eh, oras of 30 minutes, kailangan tapos na yung sa batch kasi namin, binigyan lang kami ng 30 minutes maggawa ng LP. Semi-detailed yung pinagawa sa amin. So, semi-detailed LP at saka preparation for learning materials for your demo. Okay, so ngayon, ang ginawa ko doon, bago ko pumunta doon, meron na akong mga backup plan or meron na akong mga plan A, plan B, ganun. Ang plan A ko talagang PowerPoint. Okay. Kasi ang plan ko is PowerPoint para hindi na ako masyadong mahirapan. Ilagay ko lang sa laptop kasi malaki yung laptop ko mga friendships eh. And then mayroon akong concrete materials like calamansi for my integration boy lesson, yung nutritious juice kailangan sa katawan natin kasi counting 'yan sa integers o integrate ko yung concrete materials ko sa lesson. Integration ng ibang subject science. So, kailangan ma-integration. Panoorin nyo yung paano gumawa ng lesson plans kasi super nice yon. Okay? Marami akong advices doon paano ma-perfect ang 35. Ngayon, pag dating doon, is kasi possible kasi nyan, walang kuryente, di ba? Or na-lowbat ang laptop mo, naiwan mo yung battery mo, charger mo. So, kailangan may backup B, may plan B ka kung sakaling magka-problema ang plan A. Ang plan B ko is traditional materials. Meron akong nagdala ako ng Manila paper, cartolina, and then markers and ballpen. Yun, kasi scissors, gunting. Kasi kung sakaling magka-problema ang plan A mo, hindi ka mangangarag, hindi ka mag-problema kung saan ka kukuha ng materials. Hindi ka pupunta sa mga co-applicants, sa mga kasama mo dyan, hingi ka ng materials. No!
Wag! Avoid disturbing others. Respect mo sa kanila kasi naghahabol din sila ng oras. Okay? So, dapat prepared po tayo bago tayo pumunta sa venue ng demo natin. And then mga ka-friendships, kapag traditional, alam mo lang gagawin. Okay? Wag nang, may plano ka na eh. So, tuloy-tuloy na yun. Kailangan pong iwasan magtanong ng magtanong, iwasan magtingin ng ibang mga gawain dyan sa mga katabi, focus ka lang sa ginagawa mo. Hindi ka pwede mangopya kasi sa batch namin, hindi kami nakatingin ng mga laptop, nakatingin ng mga gawa namin sa LP kasi mga kasi mayroon tayong pinipre-prepare LP eh. Kasi may proctor. And yung ginawa namin mga ka-friendships, handwritten po ang LP. Handwritten. Hindi po siya tumatanggap ng prepared na LP, computerized. Hindi po tumatanggap doon. Kailangan ay handwritten. Kasi mga ka-friendships, kaya pala handwritten ang LP natin. Kasi, check din nila ang penmanship natin mga ka-friendship. O yun. So, ano pa ba? Okay, kapag naman tapos ka na ng LP, prepare ka, tatawagin ka kasi. Pag mag-demo ka na, please, i-compose mo yung sarili mo na tuloy-tuloy ka from simula prayer hanggang dulo. Huwag kang kabahan. Ha, relax lang. Relax lang, okay? Kung kakaba ka, kung magpapatalo ka sa kaba, ano dyan, sa takot din, sa hiya din, kasi ang ginawa namin mga friendships, nandyan lang yung mga co-applicants, magkasamahan namin applicants. And then, ito yung room, hinati sa tatlo, doon yung isang group, yung group doon na nag-ano din, for demo, sa gitna lahat ng applicants, may isang din group dito. So may mga, bawat ano, nag-observe, sa grupo namin, mayroon kaming two, COT observers. Sa kabila group ay meron silang 3 COT observers yung sa demo. And then ako naman mga friendships, as in wala akong pakialam sa kanila. Malakas ang boses ko. Alam niyo mga friendships, minsan tumitingin yung mata ko sa kanila, nakatingin sa akin kasi ang lakas ng boses ko talaga, as in. Kasi ako mga friendships, napakalakas ng boses ko eh. As in. And then wala na. Pati ang judges, alam niyo ba mga observers. nakatingin sa akin. Kasi wala akong pakialam. At wala kaming students, by the way. Ano kami, ikaw ang teacher, ikaw din ang students. Kaya, tanong mo, sagot mo by mentioning yung students. Kaya, ayun, nag-enjoy ako. Sobra nag-enjoy ako sa demo teaching ko. At kaya ako nakuha ang 35 points. So yun mga ka-friendships, yun mga tips. At saka, una po, huwag kayong problema. Relax lang. So kapag sa orientation, magtanong kayo, kapag hindi sabihin ng orientation lahat ng idea, then sundin nyo yung sinadjust ko. And then kung wala mong orientation ang division nyo, diretso kayo ng schedule for demo. Ibig sabihin yan on the spot lahat. Doon sasabihin anong subject, anong grade level, anong topic. Ganun lang yun. And then, magdamit ng maayos, wag mag-jogging pants, wag mag-sleepers, okay, wag mag-sando. Naka-semi-formal po tayo, ha? Naka-corporate po yun. So thank you and sana nakatulong tong video natin today. At ito may pahabol ako dito. Nakuha ko to sa internet, sinerge ko kasi. One, use interactive teaching strategies such as cooperative learning to engage all learners simultaneously kapag nag-demo na. And then number two, provide students with many opportunities to interact both with you and each other. And then number three, model concept and instruction. So yung tatlo mga ka-friendships, na-research ko yun sa internet. Kaya para din, meron akong pandagdag sa inyo sa demo teaching dapat gawin. Kasi marami akong naibigay, pandagdag na lang ito. And thank you! See you sa next video!